Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po tayo sa Church Alive sa Family Rosary Crusade. Mga kapatid, ang pamilya ang pinakamahalagang sangkap ng lipunan. At dahil dito, nabubuo ang pagkatao ng mga mamamayan. Dito umuusbong ang mabuting asal, ang mga mayayabong na mga kagandahang loob ng bawat isa. Dito nagkakatulungan ang isa't isa. Kaya't importante na may mga huwaran sa pamilya o mga huwaran pamilya na siyang nagiging batayan ng kanilang pagkilos, pagdedesisyon at pagpapakatao. Bilang mga pamilyang may debosyon sa Mahal na Birheng Maria at sa pananampalataya natin na isa sa buhay ang isang napakagandang buhay. At babalikan natin ang pamilya Blanco na nakasama na natin ng isang linggo upang ipagpatuloy natin ang ating usapin tungkol sa kanilang paghuhubog bilang isang pamilya tungo sa isang mabuting pananampalataya, magandang pananampalataya at bilang mga mabubuting mga mamamayan ng lipunan na kung saan pinagyayaman nila ang mga kaloob sa kanila ng Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito na naman, nakikita-kita na naman tayo at magmamana na naman kayo sa akin. Ganun po talaga, Father. Hello po, Father. Good morning. Lemuel, Justin, Sko, naman. Na-miss namin kayo, Father, eh, kaya bumalik po kami. Hindi, ito ng pamilya ito, nakakatuwa ito eh. Naging kaibigan ko ito, unang-una dahil sa business. Natatanda niya isang parokya na pinanggalingan ko. Opo. Sabi ko, gusto ko na magkaroon ng painting Opo. Ng Transfiguration Opo. At ng Immaculate Conception, pero hindi yung traditional na paglalarawan nito. Dahil gusto ko magkaroon ng painting na enculturated. Kumbaga, Pinoy. Kaya sabi ko, gusto ko magkaroon ng features na Pinoy. Gusto ko magkaroon ng mga mukha na nakikita ng karaniwang mga Apo. Tao. At yung mga mukha, karaniwang mukha rin ng mga tao. Apo. Eh, matagal na ako naghahanap ng ganito. Eh, naisipan ko na dati ang mga Blanco. Apo. Dahil napaka-popular na pamilyang ito sa painting sa, hindi lang sa Angono, kundi sa Pilipinas, ano? Eh, problema, ang takot ko noon, mahal. Hindi po. <Ay. laughs> Mahal. Eh, pero, dahil may kaibigan akong pare, si Father Ferdy Delatado, na naka-assign sa Angono, no? Sabi niya, hindi mahal yun. Actually, ang mababait nga ng pamilyang yun eh. Try natin. Kaya sinubukan natin. No? Kaya pumunta ako sa'yo, Kuya Jan. Kaya mo ba, Kuya Jan, na gawin ito? Ang sabi mo? Kaya-kaya po. Kaya-kaya. Parang ano, paano napilitan ka na ginawa yun para sa hindi po. Naalala ko pa po, Father, na pumunta kayo noon first Friday sa school. Oo. Kasi siya po ang nag-misa noon, si Father Freddy. Mm-hmm. First Friday. O, tapos sabi ko, pagkatapos ng misa, kitain natin yung pamilya. Opo. Tama po. Tapos inilibot po namin kami sa museum. Oo. Tanda ko yun. Actually, that was my first time. That was my first time sa museum, no? And all the more that I was convinced na ituloy itong project na ito para sa parokya ko dati, no? And thank you, no, for Seven. Of course, it was something business, pero it was really a work of art, no? Those were works of art. No? Salamat po. Father, blessing po yun sa amin. Kasi nagkataon po nung previous year, before po nung project na yun, meron po kaming kinomission for church also. Saan yun? Sa Novaliches po, yung Our Lady of the Angel Seminary. So yung pong parish the Angel Seminary. Po, yung pong parish nila nagpagawa po ng mural for the altar. So malaki-laki yun? Opo. 19 feet by 28 feet po. Oh, malaki. Opo. Oo. Teka nga pala, pagka ba nagpe-painting kayo ba, ano daw, nagtutulong-tulong ba kayo? Meron pong painting na gano'n, yung lahat po kami nagpe-paint sa isang ano,
canvas painting, sa isang canvas. Meron din pero karanasan mo yun, di ba? Kasi opo. Nung mga bata kayo, ang tatay mo, ganun po ang ano, ganun po style. Ang ginagawa sa amin. Kapag meron pong ano, paggawang painting na malaki. Malaki po. Kaya ngayon, ganun din po yung ano, sineshare ko sa kanila. Meron po kaming painting na ginagawang salubong, Easter Sunday. Iyon po, tumutulong yung dalawa sa ano, pagpe-paint. Do you enjoy that? Opo, I really enjoy. Kaya nga po, I go home to paint. Necessarily po. Parang nakaka-release ng tension din na eskwelahan, ano? Opo. Yung portion na pinipaint po niya is a face ni Mama Mary. Mga faces po ng mga saints. Opo. Ng mga birds, mga still life po. Ikaw, Justin, anong mga pinipaint mo? Although may sample ka na dito, no? Opo. Yung mga ginagawa ko po, yung ano mga parts ng background or example, yung mga ibon sa lubang. Yun po yung mga ginagawa ko. Yung mga little details. Mm-hmm. Alam mo, minsan nakakatuwa yan kasi yung mga details, dun yung dun po ano, mas mahirap. Oo, mas mahirap yung detalye yun eh. Gusto po niyang gawin yung ganun. So, ikaw yung sa background. Tapos, ikaw? Sa akin po yung mga figures po and some faces ng mga saints. Oo. Pero alam mo, very particular sa mga painting ng mga Blanco. Opo. Ay, yung mga mukha. Opo. Ng mga tao mismo na nakikita mo sa kalsada. Sa kung saan ka na. Ewan ko, yung by style ng tatay mo lamang na nakuha ninyo? Siguro po, bilang isang ano siguro, isang pamilya, kung ano po yung nakagawian nila, namin, ano din po, naging tinutuloy part lang ng po. Ano, tuloy-tuloy po. Yung mga faces na nasa painting na faces ng mga pangkaraniwang tao, talagang na ano po niya yun, mga nakakasama niya. Nakakasalamuha. Kaya minsan, pag napupunta po sa bahay, ayun, ipine-paint niya. So, ganun, kami po, ganun din. Kami rin po, ganun din. Kaya mas gusto kami. Namin na, halimbawa, pe-paint namin kayo sa bahay. Doon. Personal. Ganun po, ganun. Para yung mismong character. Okay, sana kung maganda dumabas. Subject, ano? Eh, ako ang subject. Hindi ako maganda ho yun. Dinatandaan ko, no? Yung pinapaint ko sa inyo na transfiguration. Apo. Yung mukha ni Moises at saka ni Elijah, sabi mo may isa doon na nakita mo lamang parang pulubid sa harapan ng simbahan namin. Apo. Tapos natandaan mo na yun at yung Elijah ba yun o Moses? Basta isa pong ano, oh, isa sa character po doon. Oh, sabi ko, saan lang ganyan? Hindi, yun na. Tinatanong ko kasi, saan galing yung mukhang yan? Yung paglabas po namin, minakita ho ako. No, tapos yun. That's very, very, very alive. Ano? Yun po yung kaibahan ng mga paintings ng Blanco. Realism po yung pinapakita na style. So, maganda po lahat ng culture, values, traditions. Really, ano po eh, simplified po kasi very relatable po sa atin. Kasi yung mga faces po eh, like, makikita nyo na po kung saan-saan. So, the connection with the subject matter is really there. Kasi sobrang lapit lang po eh. Personal talaga. Personal po. Look, no? Meron ano, sabi, hindi maitatanggil, lahat naman tayo may mga talento, no? At alam natin yung talento ay hindi coming from our own efforts, hindi coming from I don't know, no? Kung pinamano man ito sa atin, no? Pero alam natin na ito'y biyaya ng Diyos. Gift from God. Paano yun na-enrich lalo yan, no? Especially realizing that it comes from God's gift and grace to us. Ang una po doon is yung realizing or searching kung ano yung talent natin. Mm-hmm. Kasi sabi, pag binigyan tayo ng talent, ano natin, i-improve natin. Kasi pag hindi natin in-improve yung biyaya sa atin, mawawala po yan. Eh, sa amin, binigay po yung talento sa art, particularly sa painting. Kaya yun po, mas lalo naming pinagbubuti. Sa ano nga po ng katunayan noon, hindi lang po sa amin, sa pamilya, isineshare din po namin yung talentong yon sa mga bata, sa mga taong gustong matuto ng
painting. And or, sometimes in outreach programs. Yes, sa outreach program po. No, kasi alam ko kayo, meron kayong mga workshops na ibinibigay do sa mga bata na interesado talaga, gustong tumatuto, mapagyaman opo. Yung kung ano man, kung meron man talento, meron sila. No? Ma-inspired po. Oo. Meron po kaming, ano, minsan may workshop po kami na ginagawa na sa mga yung kids na straight out of children. School youth. Straight children. So, every summer, pagka po yung hindi busy yung pagbakasyon po, so, meron silang spare time. Ayan, nagkakaroon po kami ng outreach program and then sharing the talents that we have. Kasi kami po naniniwala na yung talento, walang pinipiling ano yun eh. Yun, antas sa kabuhayan. Basta, ano po yan, sineshare po ni God yan kahit kanino, sa lahat. Kaya, yung mga ano, yung nabiyayaan po noon, minsan yung iba hindi alam na meron silang talento. So, ano po, yung pamilya namin, tungkulin na, binigay sa inyong talento yan, improve natin. Mm-hmm. Parang ano po, pagyamanin natin. Pagyamanin, in that way, you know, we are able to give bigger praise to God, no? Opo. Tama. Because we believe that galing sa Diyos ang lahat ng ito. Oh. Justin, ikaw, paano ka nag tumutulong sa iba? Paano mo pinagyayaman yung talent mo? Yun po, mga workshop po. Ako, minsan tumutulong po, ka rin? Tumutulong po yan. Talaga? Tumutulong ho siya. Minsan po, kapag parang pagkatapos mag-paint or mag-drawing yung mga street children, nagma-magic ako. Ayan. Pati magic. Apo, magaling po sa magic yan. Tapos ito, kumakanta. Pang break-in. Grabe, tignan nga natin. Tinitingnan ko itong painting mo eh. Alam mo? Gawa po ni Limwell. May watercolor. Ito kay Limwell to. Opo, watercolor po siya. Yung isa? Kay Justin po. Acrylic. Yung bote ng acrylic. Still life po. Naano ako? Naihinggit ako? Naihinggit ako. Sabi, bakit mo naman itong mga batang ito? May talentong ganyan? Parang ako wala. Kaya nga ho, pagkalimbawa may napasyal po sa museum at nakita nila yung mga gawa ng nila namin ho, na-inspired po sila kasi from younger age po, yung mga bagong gawa nila, yung mga present and then yung mga dati pang mga gawa, naka-display po doon para ma-inspired po sila at ma-motivate na ituloy yung kanilang talento kung meron po silang talent in painting. Let's... Actually, pinadala ko po sa kanila yung ilan lamang sa mga napakaraming paintings, no? Oh, kaya nga, po. Kay Lemuel itong isa dito, doon sa kabila, kay Justin. Alam mo, Justin, akala ko yung kabila, yun sa kuya mo. Grabe ka. Uh-huh. Ang galing mo, no? Thank you po. Ngayon po nagugulat na ako dyan sa dalawang yan kasi ang lalaki ng painting na ano ginagawa sa mga canvas na silang ginagawa ngayon na medyo mas malaki po. Pero si Justin sa ngayon acrylic ang kanyang ngayon po nag-o-oil na po siya. Nag-o-oil na. Ikaw? Oil na ano po I jump between pencil watercolor and mahirap oil. Ang watercolor, ha? Opo. Ako na magsasabi sa iyo, mahirap ang watercolor. Pero nag-enjoy po siya sa watercolor, si Justin. No? Hindi lang po namin nadala yung isang portrait niya na ginawa na watercolor. Anong mas gusto mong mga subject, Justin? Yung mga sa ano, mga portraits po ng tao or hayop, ganun. Meron po kasi siyang painting na pusa, yung pong kanyang pet. Ah, ganun. Ito mahilig din sa mga pets to eh. Mm-hmm. Opo. Pero now po, more on religious paintings po yung pinagagawa ko po. Mm-hmm. Teka, itong nasa tabi kong ito na crucified Christ, sa iyo to. Gawa po ni Jan. Ang gono po yung pinaka-background niya. Ah, binago mo yung bayan. Opo. Ito ba may pinagkopyan ka ng mukha? Yung sa mukha po is parang yung pangkaraniwang depiction ni Jesus Christ. Pero I'm planning to paint yung ano po, yung malapit sa real na mukha niya. Or
pwede ding yung pangkaraniwang ano, mukha ng tao po dito sa atin. Kagaya ng dyan, may ginawa ka sa St. Clement Parish na Last Supper, pero Filipino settings po siya. So ang nag-portray na Jesus doon para mas ano, mas malapit po sa tao. Hindi yung ano, hindi yung parang malayo. Ano natin? Para embrace po natin sila. Kasi ito sa likod natin, yung mother and child na ito. Si Limwell po ang model dyan, tsaka ako. During that time. Yeah, that baby. Was the baby. Long time ago. Sobra ka naman. Para pa, kung long, long time ago, eh, paano na ako? Sorry. Natutuwa ako kasi meron din kayong painting na opo. Yung mga kaibigan nyo rin pare ay nailalagay opo. Ninyo. Opo. Marami opo. Po kaming pare. Kagaya ng ginagawa po ni Jan ngayon nasa Salubong, most of the faces doon, meron pong faces ng thank pare. You, kasama doon, po kayo doon. Kasama po kayo doon. Ang gwapo-gwapo niyo po doon eh. Naging profile pic niyo po eh. Napapaganda niyo yung mukha ko eh. kahit na hindi masyado maganda. Hindi maganda. So, but before we end this segment, ano, you're coming up with an art exhibit. Yes, no? Yes, can po. You promote that to us? Ah, opo. This coming June 8 po, in celebration of Father's Day, in-invite po namin kayo na pumunta sa Zoler Resort and Casino. The exhibit will run for almost 2 months. So kung may time po kayo, mag-drop by po kayo para makita yung mga artworks naming family. Teka muna, sino yung mag-art exhibit? The whole Blanco family or your family? Our sila. Bali, ang showcase po doon is yung gawa ni tatay. 3 generation. Okay. Gawa ni tatay, gawa ko po, at saka noon, dalawa. Gawa ng dalawang apo. Apo. 3 generations. Kaya maganda po yung ano, magiging exhibit. Ano to? It's not only religious, but also other themes. Apo. Like? Yung culture the theme and traditions. Of our everyday. Mm-hmm. Hina-highlight po namin doon how beautiful everyday could be. How beautiful every day could be because every day is a blessing from God. That's true. Well, exciting yan, ha? Exciting yan. Kasi imagine, ano, from 3 generations, opo. Highlighting each beautiful day from God. Ah, tapos, mula sa isang pamilya, opo. Mga opo. Blanco ng angono, I feel excited about that. No? Thank you po. Thank you po. So invite our viewers, no? I invite them already. Nahiya ka bigla. Ikaw. Invite diba? Your classmates. Invite everyone. Use your microphone. Sige na. Nahiya bigla. No? Kasi ako daw po taga-invite, kaya ako na po nag-invite. Ah, ganun. I'm the spokesperson behind that arts. Oh, so din po. Sana so, makapunta po kayo June 8 po ang starting opening. June 8 po. Sa Soler Resort and Casino sa May Manila, no? Tapos a showcase of the 3 generations of the Blancos. From ano po yan, June to July 30. So medyo mahaba-haba po kung hindi available on June 8. So the next ano po, next week until July 30 po naman. Okay. So maraming salamat. Maraming salamat po, Pamilya Father. Blanco, no? And I hope we will have another opportunity na makabalik kayo dito at ma-interview ko pa kayo lalo para sa mga biyaya ng Diyos na pinagyayaman ninyo bilang pamilya. Salamat. Thank you po. Ang Family Rosary Crusade ay magbabalik makalipas lamang ilang paalaala. Huwag po kayo aalis. So, dyan. Thank you. Thank you po, Father. Well, bilis ah. Tapos, sorry.